binabash online dahil sa 1,000 budget para sa pagkain? Asawa niya Chito Miranda, sumagot na, wala ba kayong chapsoy? Wala ba? Kaya ba to sa 1,000? Hindi rin po. Hanggang sa naabot 1,000 piso mo. Ito, di ba pang balita ng 1 linggo atin agad simula. Ako nga pala si Marites para maghatid na legit fake news sa Pilipinas. Pusalata sa bawo natin, night! So daanan muna natin yung balita, tapos meron tayong mga memes tungkol dito. Sabi nga nila meron 1,000 pag-ibig. Kung hindi man kayo magtagal, sana man lang sa pagkain eh meron kang makain. At tunuruan din ito ni Miss Neri Miranda na naglabas siya ng 1,000 for a week budget para sa mga kailangan ng isang weekly meal plan. Ito yung mga comments na tulad ng rich people making content about the situation of the poor. Parang dinura niya yung ulam. Oh, this is the malungkot and deprived Neri's meal plan laws. Kahit anong tabling ko, hindi ubra ang 1,000 challenge for a week. Breakdown please. At palengke reveal ko saan po pwede yung 1,000 for a week. Year 1995 po ba yung meal plan na to? So atin mo ng daanan bago tayo maki-pitchfork sa mga nag-aalit sa social media. Kung makikita natin ito weekly meal plan niya from Monday to Sunday, lahat ng pang-dinner ay leftovers ng mga kinain niya nung breakfast at lunch. So ito niya, mayroon mga scrambled eggs with tomatoes and onions served with rice, ginisang munggo. Kinain ko lang kanina, sarap niyan. Lugaw with a boiled egg, pork sinigang, peanut butter sandwich, fried bangus, corned beef with rice, giniling na baboy, champurado with tuyo, tortang talong, tuna sandwich, chicken tinola, oatmeal with banana, escabeche, tapos nagkanda leche-leche na ang hapunan. So yan, so nagpakita rin siya ng palengke list. Well, the protein, pinakita yung vegetables, yung grains, diba, malakit na bigas. So nag-ani to ng galit sa mga chef online. Madam, apat lang po kami sa bahay, hindi ko na po sinami asin, pamita, sukotoy, at mantika. Kung may tanim po kayo. Ang natatanim ko lang dito, Neri, ay sama ng loob. Kung may tanim po kayo, nakakatanim po ba kayo sa kasada, maraming paraan paso, gamit na water container, tsaka maraming paraan na tao maliskan, maraming klama sa ta. Di ko alam kung legit to. Tsaka, di ba, screenshot na lang to. Dinelete na niya yung post pala. Dinelete na niya yung mismo niyang post tungkol sa issue na to. Ang ating mga netizens, ang aking mga pinakamamahal na Pilipino ay syempre hindi magpapatalo sa home economics, sa TLE, at sila mismo nibigay na kanilang mga Excel sheet at mga meal plan na may plano sila mang trip dito sa social media. Tulad itong kay Insomniacs. Hello po, isa ako influential na wala masyadong pumapansin, kaya sasali ako dito sa 1 week grocery challenge. So pinahe breakfast, pandesal, 3-0, saka 3-in-1 na kape, tamis niyan, ako yari ang sugar mo niyan. Lunch, OMAD, 1 meal a day. Ah, okay, intermittent fasting. Kaya din daw fasting ang tao dyan, kasi pinapabilis mo yung araw mo kasi gusto mo nang makakain sa susunod na araw. Tuesday, skip meal for summer body, skip meal, busy ka sa work pack, bet, hingi gulay kay Neri Miranda. Humingi ka kay Chito, di ba? Chapsuy! Breakfast, marboro po. Skip meal, calorie counting, mamburaot sa kapitbahay. O naman, di ba? Ano pang silbi ng mga kapitbahay natin kung di na sila pwedeng kapitan pag ng ating mga pangangailangan? Thursday, pay less, skip meal para sa tuwing na Marlboro pula. Pucha, nakakadalawang paano ka na magkasunod na Marlboro pula. Eggs, pinakuluha malunggay, hingi kain. At hindi naman, ano tayo dito? ang dugas naman pag mga subdivision ni Neri, pwede. Ito, isa na lang yung Marlboro, di ba na? Kalahating bigas, Milo ulam sa kanin, makikikain sa birthday tirang bigas kanina sa Kapansit Canton. And at least nakakuha siya ng tips na kainin mo yung mga tira mo nung breakfast or lunch. Galing Sunday, breakfast kami, Arikano. Super Josh. Kaya pala, tipid mo po. Kung buhay ka pa pagkatapos ng Biyernes at Sabado, para sa iya. At syempre, ang pinakamasakit na kainin sa pang-araw-araw ng mga putahin, ng kaputa-putahin sa pagiging sa Pilipino, reality check, hindi mo na afford mabuhay. Magastos talaga mabuhay, 995, may 5 piso ka pa. Pwede mo siguro pambili 5 piso mo ng candy, di ba? Para naman, para tumamis naman ang ating mga pananalita online, di ba? Inaway si Neri dito. Sumagot din pala si Chito. So, sinabi niya rito na yung context pala ng sinabi ni Neri, kaya niya nasabi, is nagpo-post siya ng mga budgets before. At yung una nga daw, umabot ng 2,000. Masaya daw kasi marami daw na-appreciate
na yung 2,000 ay mapagkakasya nila sa isang linggo para sa pamilya ng dalawa hanggang apat. Diba? So, in-explain niya rito na depende pa rin sa lakas ng kaya ng pamilya, anong edad ba sila, diba? Diba? Kasi kung mga bata, mas mapili, diba? Pwede kung ano-ano lang, ganyan-ganyan. So, sinabi niya rin dito na hindi naman yun yung mismong ginagamit nilang meal plan ng mga pinopost ni Neri, pero paraan niya yun para makatulong sa mga taong nagtatanong din sa kanya, paano ba, paano ko pa pagkakasya itong 1,000, 2,000 ba, para mapakain yung pamilya ko? Kasi ini-intend daw niya nila yung mga post nito ni Miss Neri na para sa mga taong nakakaintindi na kanilang pagbibigay tulong sa pagbigay ng plano, kasi nagbibigay din naman sila ng palengke list para dun sa mga naka-follow sa kanila. So, nainis siya dito kasi napilitan na i-delete niya yung mismong post kasi nga, sa mga walang konteksto doon sa mga taong parang ang dating kasi, feeling ko ang kapupuntahan na lang nito ay yung galit ng tao, hindi kay Miss Neri. Yung kung gaano kahirap pagkasyahin ang ganong klaseng halaga. Feeling ko nga hindi to parang dahil lang kay Neri. I think naghahanap lang ang tao na parang mapagbubuhusan ng galit. Kasi nakakainis eh. Bakit ganon kahirap pagkasyahin na para lang sa mga pangunahing bilhin dito sa Pilipinas? So, di ba yan? What a cruel, cruel world. So, sabi nila dito na magpo-post na ulit si Neri ng isang updated na 1K meal plan with context na meron dagdag details para sa mga taong hindi naman nakafollow sa kanya, na hindi naman naiintindihan yung purpose ng kanyang pag-post. Kasi ang dating siguro sa ibang tao na parang dinidiktahan siya, ay, ano, pwede ka lang mabuhay 1,000 eh. Siguro yun yung nakikita nilang pag hindi mo kilaling kausap mo dahil nga social media yan, dahil nga diba mga teksto lang yun sa screen, baka isip nila eh medyo preachy o nagmamagaling yung nagsasalita sa kanila. Pero yun nga, wala nga tayong mahirap bigyan ng context yung mga ganyang klaseng usapin sa social media at napilita siya i-delete yun. So, at the end of the day, gusto lang naman tumulong dito ni Neri. Diba? Feeling ko naman, mga tao lang to na naiinis lang siguro sa sarili nila at sa Pilipinas in general. At nasandok nila sa kanilang ulam ang mga kaputaputahin nila kay Neri. At pasensya na kay Neri dito. Kasi tinignan ko naman yung background ni Neri na nanggaling din naman siya sa hirap. Nanggaling din naman siya sa di naman siya galing sa mga malalaking pamilya o mayayaman na pamilya. So, self-made din siya na millionaire o business owner. At I'm sure lahat tayo gusto ring marating ang ganong klaseng estado ng buhay. Ito, very good guy Ben kasi yung ka-Excel kasi kanina sakit sa mata. Ito, di ba? May color-coded. Tinanggal na niya yung mga linya ng mga rows. Monday sipol. Pinukulo ang paragis at pinukulo ang init ng ulo ko. Tirang kanin nung lunch sabaw ng Norbroth Cube. Huwag ka kakaya. Diba? Uso-uso na intermittent fasting ngayon. Isang saging, isang itlog, isang singhot ng white flour. Yun o, sanggup. Sabi ko na eh. Well, at least siya Friday. Diba? Sinabayan niyo yung pahinga ng tao kasi yung kanina. Panglinggo eh po. Ito yung linggo ginamit para sa Diyos. Diba? Itmagdasan mo na lang na mabubuhay ka pa bukas. Na hindi malilate ang sahod sa iyo ng kumpanya. Ito nga 970, may baiting ko ka pa. Pwede mo pabigay sa akin. What, isang oras na yan sa Comshop. Hindi ko na alam kung magkano na Comshop ngayon. Ako, nagutom ako doon. Kailangan ko na memes ha. Nay, paano di matoy niya sabaw sa adobo? Oh! Grabe, kaya natoy yung adobo. Naiwan bukas yung yung lutoan. Nakubos na lahat ng sabaw natin, nay. Ano ba? Tatapon ko lahat ng meal plan kay nanay po. Tsa, luto lang ni nanay ang gusto ko. So, nay, siguro kung meron kang alagang baboy na gito kataba, diba, meron kang sarili mong hahardin tsaka baboyan, mabubuhay kasi 1,000 sa isang baboy na yan eh. Gamitin mo lahat ng parte. Pigati! Naisip ko rin naman na yung parang yung buhay ngayon ni Neri, syempre, naka-ahon na siya eh. Deserve naman niya lahat ng blessings o lahat ng makukuha mo sa pinaghirapan mo. Naiintindihan ko naman yun. Siguro ano-ano lang, parang misguided at redirected na galit lang ito kay Neri. Pero siguro nga, huwag na kayo mag-comment sa comment section niyo, parang awa niyo na. Kasi pwede kayo i-take out of context sa mga nanonood. Galing kay Abba Pambihira. The inventor of Pancit Canton, making sure 2 is too much. And, yan ang may pinakamagaling na meal plan mo. Tsaka sobrang yaman na siguro niyan yung naka-invento nun. Sana kung may nakakilala doon sa nag-isip ng portion, yung nutritionist na kinuha nila para i-portion yung pancit. Kasi sa kakasama ng loob yan eh. Naiinis ako yun na pag isa kulang, parang, alba yun na yun na yun. Mas matagal pa yung luto ko kaysa doon sa kain. Nakakasama ng loob. Tapos pag dalawa na, ano ba yan? Ang baboy ko naman, dalawa pa kinakain ko. Dagdagan mo lang siguro ng itlog, yung anong nilaga. E din na yan. Anod? Alik kay CTF, tagay tayo pare. So, kano, gagana ba dito yung 1K? Yung ano, 1K na week plan? Pucha, dito 2 week, mga strong yan. Baka kaya umaasim ang Paris natin.
Huwag magtulakan, lahat masisikmura. Grabe, sisikmuraan mo kahit tigas na abs yan. Mula, mas matigas pa sa mukaya. 60 pesos na. Inabuto ko pa yun, 30 o 40. Hayop. Overload na to, 95. Ano, maglaglabas din kayo ng meal plan. Paano pakakainin to? Para ano lang eh. Parang feeding lang. Ako pa nagsalita. Ito, bucha. Hindi ako gutom. Dahil maraming pwedeng gatasan sa internet. Kaya kay Christian, 1K weekly meal plan, ala Neri na. Magkano na yun, di ba? 11? Nata isang itlog? Di rin nata kakasya yun sa isang linggo eh. Bakit yung mabubuhay ka naman pero baka tumaas yung uric acid mo dyan. Ewan ko, may mga nakakalam dyan. Ano yung masama pag araw-araw ka itlog? Ito naman yun, kung kanina Lunes, ito Martes. Galing kay Madam Top Tilo. Pang Lunes, pang Martes mo na yan. O, hindi pa parang basa na yan sa loob. Alam mo, yung mga magagaling sa business, nakakaisip na ganun paraan yan para pagganahin ng isang model. Mali nyo, may gumana talaga, diba? O baka meron talaga nasisiraan ng bait dyan na maglabas na ganyang klaseng ano, diba? Di, bibili tayo dyan po siya, baka maging sponsor pa ako dyan. So, doon, walang sago sa talong. Kung bakit ka ang palaya. Maraming ano, bitter din kanina kay Derry. Pero may pinanggagalingan naman si Nero doon. Hindi naman parang siguro nakukulangan lang yung mga tao na dadaan, mag-scroll lang naman sa FB ng kanyang mga sinabi. Ayoko yan. Ayaw ni Chito yan. Gusto niya yung wala ba kayong tapsoy? Wala po. Wala rin po kayo. Ano po? Wala rin po. Wala! Okay, so doon, galing kay Olem. Magkano yan? Check ito. Oh my God. Ano, para makalibre ka? Ah, okay. So, ibibigay sa tropa niya to. Tugyot niyo. Hindi. Alam. Walang plano para dyan. Ako na kayo makaubos, ha? Sirang-sira na plano ko dyan. So, sininilo ko niya. Di abot yung meal plan dito. Yun, 1 second lang eh. Tao ka ba o tambucho? Oh, siya siya yun. Naku, hindi! Ipakita mo, buksan nyo at ipakita nyo sa kanya! Sino ang tunay na naloko? Gago! Ang dugyot nyo tayo para sa 50 peso. Hanggang sana naabot yan, hanggang dito lang. Wala ka na magagawin, wag ka na sa mukha na sa channel mo na yan. Enjoyin mo na hanggang sa naabot ng pagkakaibigan nyo. Pag ito klase yung mga tropa nyo, di mo na kailangan ng kaaway. Gulati mo sila, dalhin mo ang shopping basket ng SM sa pala. Ito dapat yung dala mo para maabot mo nga yung pang isang linggo. Kailangan mo ng loyalty card na SM. Masaya pa nga ako na napag-uusapin kasi meron tayo mga social commentary sa mga nangyayari sa Pilipinas. Sa kalokohan, dapat meron din tayong kaalaman. Diba? Sayang naman. Masarap ang putahe, masarap ang pagkain. Pag kumpleto ang mga Ricardo, may unting kalokohan, may unting kaalaman, unting kabubuhan, unting katangahan. Oh! Wala ba kayong mga order at sunod pa uli galing kay Mami K of Krish Kushna. Gagi ka! Kalaw, parte ng isda. Oh my God! Oh my God! Dahan-dahan lang. Alam mo, ito yung mga bilib ako yung mga ganito lang ng trabaho. Pero, di ba? Iniisip ko. Napapaisip tuloy ako. Ilang beses niya kailangan iiwas yun, no? Yung kakaroon ka na anxiety. Parang ako yung kinakabahan para sa kanya. Pero kudos ako sa mga ganito manggagawa. Di ba? Ano kayo feeling magkaroon ng ganyan, no? Sa mga meron yan, mga meron extra. Mga mapagbigay. Parang si Neri. Ano ba? Nararamdaman mo ba pag, alam mo yun, doon tuloy ako nakofocus kaysa doon sa galing ng pagde-debone niya. Sorry. Namimiss ko na siya. Siguro kaya siya binigyan niya ni Lord para, di ba, kung magkaroon man ng problema, may spare tire ka na agad. At maraming salamat, Papa. Sawa ako, men. Na-attack din ako kanina, parang may nakalala sa akin. Nadulot natin sa ating mga balita ng linggo. Maraming salamat at pagpalain ko kuya sa ano, 'di ba? Sa hirap ng bilihin, sa hirap ng buhay, kailangan natin magtrabaho. Wala tayong choice. Pag umangal ka nang nasa sa ayon sa iyo kasi nagbabayad ka naman ng tax, 'di ba? Kung kulin mo naman 'yung pilang isang mamamaya, pero syempre, samahan mo pa rin ng pagsisikap tulad ng ginagawa ni kuya. Dulot natin sa ating mga balita ng linggo. Kung gusto pa ng mga ganito, huwag niyo bitin like, share sa mga walang plano sa buhay niyong friends. Di pa abot tayo sa linggo at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Marites sa mamaan. Shoo!